yung ating menu for today na kalderetang baka. So meron tayong onions, potato, garlic, peanut butter, carrots, bell pepper, salt, and black pepper. Hello guys, good afternoon. Ang ating menu for today is may litid-litid. Hihiwain ko lang po ng maliliit. Pag isang oras kalahati. Kasi baka ito medyo matig. Saka po papukulan ng isang oras kalahati guys. So, yan po guys natin pakuluan. Isang oras kalahati. Ko na patuloy na tumatangkilik sa aking mga patuloy nyo akong subaybayan sa aking mga vlog. Guys, kumukul na yung tubig. So, ang gagawin po natin guys ay pakukul muna natin yung kaninang mga 5 minutes para matanggal yung mga dugo-dugo, saka natin papalitan yung tubig guys. Okay? Para hindi maitim yung sabaw niya. Guys, para malinis yung ating karne. Para matanggal yung dugo-dugo. Yan. Pakulan natin ng 5 minutes. Pagkatapos ng 5 minutes ay tatapon natin yung tubig, saka papalitan natin ng tubig. Guys, hahanguin natin yan. Hahanguin natin. Ayan ang tubig ulit. Yan guys, pakulan uli natin. Naglagay tayo ng buong paminta. Pakulan natin yan ng mga isang oras maigit or 1 hours and 15 minutes. Lagyan natin din ng ano guys, ng laurel para magkalasa. Yan po. Pagkatapos niyan, ay saka ko natin igigisa. So guys, ang gagawin po natin sa ating patatas ay ipriprito natin to guys para mas masarap. Pati rin po yung carrots. And so guys, nalit na yung kawalit kaya pili ng hulog. Pagkatapos natin ipito dito yung patatas, dyan din po natin igigisa yung karne. Kasi andyan yung lasa ng patatas at ang mga carrots. Para mas malasa po yung ating kalderetang baka. So yan. Antay-antay lang po tayo. Alam nyo guys, hindi naman ho ako culinary graduate. Pero mahilig lang po ako magluto. Kung ano na lang po niluluto ko. Naman tayo sa mirror ng buhay kasi ang mother ko noon guys pag nagtitindi sila sa palengke naging kami naiiwan sa bahay. So sabi ng nanay ko pag minsan nasa bukid din sila pag hindi ka magluluto hindi ka kakain, siyempre wala kang kakainin kasi walang naluto. Kaya so ang ginawa ko, ginagawa ko po nagpusigi daw po akong matutong magluto para no, kakain po kami ng mga kapatid ko. Kasi sina nanay at tatay, kadalasan nasa bukid, minsan nagtitinda rin sila sa palengke. So pag ako yung naiwan, kami ng mga kapatid ko, ako po yung nagluluto. So wala namang posible guys kung gusto nyo pong matutong magluto ay madali lang po. Kailangan lang po talaga sa pagluluto ay meron kayong effort. Mag-effort kayo na maging matyaga kayo sa pagluluto para matuto po kayo. So, antay lang po natin na manila maging ano yan guys, brownies ng konti. Saka natin tatanggalin. Saka natin igisa na yung baka natin. So guys, salamat sa mga subscriber ko. Sana ipatuloy niyo po akong suportahan sa aking mga niluluto. Salamat din ako sa Panginoon dahil binigyan po niya ako ng ganitong gift na nagagamit ko sa ministry. Tanggalin yung ating patatas na pinirin. Yan. Ito na
natin yung second batch, guys. Ang sikreto ng kaldrita, guys, mas maganda, mas maraming sibuyas. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating karnbon. Pinutos na natin yung ating gipigisa. Ang kaldrita, pag walang peanut butter, di matat na iluto natin, pili ng dalawang tupad. Pili tayo. Kasi mahilig yung mga kasama ko dito sa sili, kaya lalagyan natin ng sili. Pwedeng fresh na sili. Ito naman kasi, ba? Kaiba naman na kalderita yung matikman ng mga kasama ko dito. Ang ating kalderitang baka. So yan na po ang ating menu sa araw na to. Kalderitang baka. Pwede na pong kumain.